Magandang araw! Pasabog ng volleyball sa ating bansa, lalong umiinit kaya tune in! Laban ng semifinals ngayong araw, mas pinaaga ang oras. At saan ito magaganap? PVL semifinals, tuloy na tuloy na. Creamline versus Signal, PLDT versus Akari Chargers. Bigyan natin ng preview bago ang laban. Anong team kaya ang mananalo? Tots Carlos, Alaysa Valdez maglalaro na. PVL may pasabog agad. Pagkatapos ng PVL Enforced Conference Final, invitational agad. Inimbitahan ang team galing sa ibang bansa. Ready na ating pag-usapan. Ito na nga ang pinakaaantay ng lahat. Pilipinas, host sa FIVB Volleyball World Championship. 32 countries na mga galing na volleyball team sa buong mundo makakaharap ng alas Pilipinas. PNVF pasabog, paghahandaan. PhilAm na recruit nila, paglalaroin na. Grabe ang tatangkad at ang galing. Men's and women's, handang-handa na kaya atin yung pag-uusapan. Coach Fabio Menta, may parinig sa bagong president ng ABC, si President Susara from the Philippines. Ayaw niya na magtrabaho sa Pinas o sa Asia dahil dito. Lahat po na yung pag-uusapan ka. Before that guys, ay nakikiusap naman po ako, please. Huwag nyo naman kung kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Karamihan sa aking manood na hindi pa nagsisubscribe, pa-subscribe naman, maraming salamat. Handa na ba ang lahat sa knockout battles ngayon sa semifinals? Sino kaya ang malalaglag at sino ang a-advance sa finals? Tuloy na nga ngayon ang semifinals pagkatapos nga ma-postpone yung laro noong August 20 dahil nga brownout nga sa PhilSports Arena. Kaya ngayon ay tuloy-tuloy na nga August 31, 2024 at iba na ang venue. Magaganap na nga ito sa MOA Arena at mas pinaaga pa. Sa unang laban nga maghaharap 2:30 PM ang PLDT versus Akari Chargers at unahin natin bigyan ng preview. Handang-handa na nga ang team na undefeated. Ito nga ay Akari Chargers na first time din makapasok ng semifinals at makakatapat nila ang PLDT na sabikin sa pagkapanalo. At alam naman natin na pareho ang team na ito na gusto makapasok ng finals for the first time dito sa PVL Reinforced Conference. Kaya gagawin ang lahat ng dalawang team na ito para maipanalo ang laro. Para sa akin, lumakas talaga ngayon ang Akari at nagkaroon ng koneksyon ito nga si Soltones at Ivy Laksina, lalong-lalo pa napakalakas ng kanilang import na si Okaro. Kaya naman medyo mahihirapan dito ang PLDT na makaharap sila dahil still undefeated ang team na Akari Chargers. Samantalang ang PLDT ay talagang tirabaho nila para makapunta o makatungtong ng semifinals. Grabe din talaga dito, halimaw na halimaw din si Samulenko kung maglaro. Kaya patas ang laban pagdating sa import. Masasabi din natin na pareho magaling ang veterans team dahil lahat naman ang maglalaro sa PLDT at Akari ay mga veterans player na. Kaya naman magiging equal ang laban na ito at talaga namang puso na lamang at utak o diskarte ang magdadala sa kanila patungong finals. Sa tingin ko, si Cal dapat ang gamitin ng Akari para matapatan ang galing ni Fajardo ng PLDT as a setter. Advantage naman ng PLDT ang depensa, especially si Arado. Sa blockings naman ay halos pareho naman magaling. Kaya magkaabang-abang ang battle ng dalawang team na ito. Kaya sa tingin nyo guys, anong team mananalo? Akari or PLDT? I-comment nyo na. Samantalang sa second game naman 4:30 PM ang tapatan ng Creamline versus Signal. Isa rin nga ito sa inaabang ng lahat dahil pareho magaling ang dalawang team na ito at hindi natin malalaman kung sino nga ba ang posibleng makapasok sa finals. Kung natatandaan natin ay talagang natalo na rin ng Signal ang Creamline. Kahit nandyan pa ang mga key players ng Creamline na sina Gemma Galan sa Tots Carlos at Alaysa Valdez. Ngunit alam naman natin na hindi basta-basta ang CCS. Sabi pa nga dito nitong si Molina, kapag Creamline ang kalaban nila ay talaga namang pagod lagi ang mga players or ka-teammates niya dahil nga sa galing ng champion team na CCS. Galing nga ito kay Molina. Kaya alam naman natin at ramdam natin na pinaghandaan din ng Signal ang CCS sa ngayon. Lalong-lalo pa champion team ang Creamline na hindi basta-basta magpapatalo. Magiging maganda ang bakbakan na ito dahil pareho magaling ang import nilang si Stonton at itong nga si MJ Perez. Maganda rin pinapakita ni Abel as Alibero, ngunit pagdating sa depensa ay wala akong masabi sa Creamline. Especially ang galing talaga ni Kayla Atienza. Samahan pa nito nga si Pons at El De Jesus na dating libero. Pagdating naman sa opensa ay pareho magaling. Masasabi nga natin Molina versus Pons. Mas maigi kung gagamitin nga itong si Gonzaga ng
signal as opposite players versus Michelle Gumabao. Grabe din ang mga middles ng signal, si Meneses at Doria. Mas perfect kung gagamitin nga si Bea De Leon at Panaga ng cream line para match na match ang laban. Sa ngayon nga, hindi pa masabi natin kung sino nga ba ang posibleng manalo dahil pareho nga magaling ang dalawang team na ito. Marami nagsasabi baka mang sorpresa nga ito ngang si Alyssa Valdez at Tots Carlos na maglaro ngayon. Ngunit parang hindi pa sila makapaglalaro. At baka sa invitational conference nila maglaro para perfect at lalong mas magaling. Lalong-lalo pa magaling maganda ang performance nila po. At Michelle Gumabao, kaya good luck na lamang. Kaya sa tingin nyo guys, anong team ang mananalo? Creamline or Signal? I-comment nyo na. Samantalang good news at latest, Philippines host sa FIVB Volleyball World Championship na magaganap sa 2025. 32 teams na malalakas na bansa sa buong mundo makakaharap ng Pilipinas or alas Pilipinas. Grabe, nakaka-excite. Mga fill-up ni recruit maglalaro na. Well, isa-isa lang dahil nga ang napiling host country ay ang Pilipinas pagdating sa men's. At sa women's naman ay ang Thailand. Kaya makakaharap din ng Thailand ang malalakas na 32 teams na country sa buong mundo. At alam naman natin na hindi na bago ito sa kanila dahil pasok naman talaga sila sa VNL. Kaya binigyan sana ng chance at pumayag na rin ang Thailand na mag-host sa women's ang Pilipinas, ngunit nauna na nga ang men's. Nagaganipin din dito sa ating bansa, kaya naman syempre isa-isa lang dapat. Kaya naman susuportahan natin dito ang men's national team or alas Pilipinas men's dahil sila ang magre-representa at makakaharap nila ang malalakas na country sa buong mundo na matagal na nilang pinapangarap. At balita ko, maglalaro na ang mga recruit na Phil-Am at perfect rin para sa alas Pilipinas men's kung nandyan si Brian Bagunas at Espejo, plus napakagaling na kanilang new coach na si Coach Fregoni. Ito nga ang mga teams kung saan makakaharap ng Pilipinas men's alas ang 32 teams kasama ang Italy, Argentina, Brazil, Colombia, USA, Canada, Cuba, Japan, Iran, Qatar, Egypt, Algeria, Libya, Poland, Slovenia, France, at waiting sa top 15 world ranked non-qualifiers team. Kaya total 32 teams, kaya napakaganda. Kaya guys, sa tingin niyo makaisang panalo man lang kaya ang alas Pilipinas o di naman kaya makapodium sila? I-comment nyo na yan. Samantalang ang Thailand naman ang host country sa FIVB 2025 Women's Volleyball Championship. At syempre abangan na lang natin, malay natin tayo naman sa sunod ang mag-host sa women's. Kaya ngayon ay supportan na muna natin ang men's. By the way, pasok nga pala ang Vietnam sa paparating na FIVB Volleyball Championship. Kaya congratulations rin. At kitang-kita rin ang pag-usbo ng volleyball sa bansang Pilipinas. At lalo na itong sisikat sa mga susunod na taon dahil nagpapakita ng magandang programa ang PNVF. At congratulations kay Susara dahil siya ang bagong president ng AVC at pangalawang Pinoy na naging president ng AVC sa kasaysayan. Ngunit hindi ito gusto ni Coach Fabio Menta na parang may parinig sa kanya na ang sabi, "Oh no, I'll never work in Asia again." At kitang-kita ang voting result na panalo nga si Mr. Ramon Susara. Kaya guys, anong masasabi nyo about dito? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.